Mga kapatid sa pananampalataya, style na po ng ating Panginoon ang magpaliwanag sa pamamagitan ng mga kwento o parables. At ito po mga parables na ito ay may patutunguhang o nilalamang mga aral o lessons. Sa unang pagbasa po nitong ebanghelyong ito, pinatutungkulan niya ang mga iskriba, mga pariseyo at mga nakatatanda sa bayan na sila sana ang unang dapat na nakakaunawa ng salita ng Diyos at ng pangangaral ni Kristo. Subalit sila po ay sarado kay Kristo. Ayaw po nilang makinig sa Kanya. Kaya napilitan po ang ating Panginoon Diyos na bigyan sila ng mabigat na paalaala sa pamamagitan ng parable na ito o kwentong ito, na ang nilalaman po ay, ayon sa Panginoon, nung unang tipan, ang pagmamahal ng Diyos ay nakita sa Kanyang pagsusugo ng mga propeta na walang ibang layunin kundi paalalahanan ang bayan ng Diyos na magsisi at magsibalik sa Kanyang pagmamahal. Subalit, ang mga propeta pong pinadala ng Panginoon ay kanilang hindi lamang itinakwil, sinaktan, at ang iba po ay pinaslang. Kaya sa pamamagitan po ng talinhagang ito, ipinaaalala ng ating butihing Panginoon sa mga namumuno noon na ganito ang nangyari at ganito rin ang mangyayari sapagkat ayaw nilang makinig sa huling sugo ng ating Ama sa Langit na si Kristo ang kanyang bugtong na anak na ayon sa kanyang talinhaga ay siya ring papaslangin ng mga namumuno. At ito nga po ay natupad nang si Kristo ay ipako sa krus at siya po ay namatay alang-alang sa ating kaligtasan. Mga kapatid sa pananampalataya, bagamat ito pong talinhagang ito ay para sa mga iskriba, mga pariseyo at mga nakatatanda nung panahon ni Jesus na hindi po at ayaw makinig sa Kanya, ito rin po ay para sa atin. Paalala po ito sa atin. Una, makinig po tayo kay Kristo sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na ebanghelyo, banal na kasulatan, salita ng Diyos, salita ng buhay. Pangalawa, isabuhay po natin ang ating mga binabasa at naririnig. At ikatlo, tanggapin po natin si Kristo. I-acknowledge natin siya na siya nga ang ating tagapagligtas, ang ating mananakot na sa iba yung pagmamahal niya sa akin, sa atin bilang mananakot, ibinuwis niya ang kanyang buhay. Makapiling niya lang tayo kasama ng Ama at ng Espiritu Santo at lahat ng mga banal sa kaharian ng langit. Panawagan po ito sa ating lahat, magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Kung gagawin po natin ito, tunay po, isa itong pagsasabuhay ng salita ng Diyos, tunay na salita ng ating buhay. Amen. Thank you.